pagkaalam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man, kay kuyugan ka. Ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agwi, Smart Agwi, Smart Agwi, Smart Agwi. Walang pinipiling oras ang balita. Katotohanan ay isisiwalat sa tanghaling tamad. Listo at sigurado, balitang totoo. Ito ang Balitang Halian. Magandang tanghali, Digo City, Davao del Sur. Narito na po ang Balitang Halian ngayong araw ng Huwebes, Hulyo 14, 2022. Sa ngalan ng ating ka-partner, Kasar Laura del Yelianado, ako muna inyong kabalitang halian ngayong araw na ito, Cherry Baquero Corpin. At narito po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Balitang National. Sa Balitang Nasyonal, Pangulong Marcos wala ng simptomas ng COVID-19. Pasahe sa barko, ibagsak presyo, iminungkahi ni Pangulong Marcos. Natiklop na 1,000 bill, tatanggapin dapat, sabi ng Bangko Sentral. At mas mahigpit na border control, kinontra ng DOH. Samatala sa ating balitang DSSC graduation. Kinasasabikan na, face-to-face kaya? At face-to-face on-the-job training nagsimula na sa DSSC. Samantalang audition ongoing naman para sa Teatro de Absuranon, DSSC Choral at DSSC Musikero. Sa ating Agri News, DSSC Business and Enotech Center binuksan na sa publiko. At trending apple farmer na estudyante ng DSSC, kinilala bilang most outstanding young farmer. Sa ating namang health news, dulot na peligro ng sobrang pag-inom ng kape. Atin pong alamin. Balitang International. Sa Balitang International, Pope Francis naghahanda na sa pagdalaw sa Ukraine. Samantalang dating Prime Minister Shinzo Abe, inilibing na. Isang Pinay naman ang nakasali po sa pinarangalan na ni Queen Elizabeth II. At Putin, personal na makikipagpulong sa Pangulo ng Turkey at Iran. Balitang Sports.
Balitang pampalakasan, PBA player inireklamo ng domestic abuse at atin pong kilalanin ang DSSC ans na wagi sa mga aktibidades sa 55th araw ng Davao del Sur Contest. Balitang kakaiba. Sa ating balitang kakaiba, baby kalabaw, dalawa ang katawan, walo ang paa, iisa ang ulo. Trending po ngayon sa social media. Samantala, isa namang mayor nagpakasal sa isang buhaya. Balitang showbiz. Sa balitang showbiz, Harlyn Budol sinurpresa ng bonggang bahay ng kanyang manager. Sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, wala ng simptomas ng COVID-19 si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maari na siya lumabas sa isolation sa Biyernes. Nabatid kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles na bumisita kay Marcos si Dr. Samuel Sakati sa kanyang tirahan. Binilinan daw niya or binilinan din aliya ng Pangulo or ang Pangulo ng kanyang doktor na tapusin ang pag-inom ng kanyang mga gamot at batay sa kanyang clinical opinion ay maaari na itong bumalik sa face-to-face engagement. Ayon kay Dr. Sakate na kung wala ng anumang sinyales at sintomas na may kaugnayan sa COVID-19 at kung wala na rin umanong lagnat sa susunod na 24 oras, ay pwede nang tapusin ni Pangulong Marcos ang isolation sa araw ng Biyernes. Dagdag balita, natiklop na 1,000 bill. Pwede pa rin tanggapin ayon sa Bangko Sentral. Inibisuhan po kasi ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko at iba pang mga establishment na tanggapin ang mga natiklop na perang papel kahit pa ang mga bagong 1,000 bill na gawa sa polymer. Ito ay matapos na mag-trending at kumalat sa social media post na hindi umano tinanggap sa isang mall ang natiklop na 1,000 bill na gawa sa polymer. Ayon sa BSP, hindi dapat tanggihan ang mga natiklop na perang papel. Abot kayang pamasahe, komportable at ligtas na biyahe ng mga pasahero sa barko at iba pang sasakyang pandagat ang pangunahing utos ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Department of Transportation or DOTR. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, nakinausap na niya ang mga opisyal ng Philippine Ports Authority at ibinigay ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. para sa kapakanan ng mga pasahero. Iminungkahi ng kalihim sa PPA officials na pag-aralan ng kasalukuyang umiiral na pasahe or pamasahe at kausapin ang mga shipping company na huwag dagdagan ang pasamin ng publiko dahil sa epekto ng mataas na presyon ng produktong petrolyo. Balitang national pa rin, kontra po ang Department of Health or DOH na magpatupad muli ng gobyerno ng mas mahigpit na border control sa bansa sa kabila ng pagdami ng mga Omicron sub-variants. At iginiit na handa naman ang healthcare system ngayon. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na patuloy ang muling pagtaas ng kaso kapag nagkaroon ng pagbaba, ngunit hindi naman dapat manatili na nakasarado ang bansa na bumabawi pa lamang sa ekonomiya. Ang dapat umanong tutukan ng gobyerno sa ngayon ay matiyak na manatiling mababa ang bilang ng mga pasyente na nasa severe at critical condition. Kaugnay na balita, wala pang nakikinita pagtatapos sa COVID-19 pandemic ang World Health Organization. Makaraan ang mga bagong pagsilit ng mga kaso nito sa iba't ibang panig ng mundo. Ikinabahala ngayon ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ang pagtaas ng 30% sa mga kasong COVID or kaso ng COVID sa loob ng nakalipas na 2 linggo dulot ng mas makahawang or nakakahawang Omicron sa variants kung saan magtutuloy-tuloy. Or kung magtutuloy-tuloy ito ay may posibilidad na muling mahirapan umano muli ang healthcare system ng bansa. Iginit nito na dapat itulak ng mga pamahalaan sa mundo ang mahigpit na polisiya sa pagsusuot ng face mask at mahusay na bentilasyon sa mga establishmento. Samantala, para po sa ating balitang DSSC, ito po ay hati sa atin ng ating mga student broadcasters. Unahin po muna natin ang balita hinggil sa face-to-face on-the-job training
Nagsimula na po sa DSSC. Ating alamin mula sa report ng ating student broadcaster na si Rufa May Labasan. Rufa May, magandang tanghali. Magandang tanghali. Sabik at hindi makapaghintay ang mga estudyanteng kabilang sa internship nang inilunsad na ng Davao del Sur State College ang kauna-unahang face-to-face on-the-job training matapos ang mahigit 2 taon na pagtitiis ng mga estudyante sa tinatawag na virtual o online learning. Noong Lunes, Hulyo 11, taong kasalukuyan, formal na ginanap ang unang araw ng face-to-face on-the-job training, kung saan karamihan sa mga estudyante ng DSSC program ay nagsimula ng mag-OJT, kabilang na ang Development Communication Students sa ilalim ng IARS o Institute of Agriculture and Related Sciences. Ang DevCom program OJTs ay grinupo sa 3 magkakaibang opisina, kabilang dito ang PAU o Public Affairs Office, RDE, Research Development and Extension, at panghuli ang CRS o Community Radio Station. Maaasahang isa ito sa di malilimutang karanasan ng mga DevCom students dahil isa sa magiging parte ng kanilang OJT ay ang masubok ang kani-kanilang kakayahan sa broadcasting sa pamamagitan ng radio station ng DSSC, ang Smart Agri Radio. Magtatapos ang nasabing OJT sa Agosto 12, taong kasalukuyan. Para sa Balitang DSSC sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si Rufa May Labasan, nag-uulat. Maraming salamat, Rufa May Labasan. Samantala, atin naman pong alamin ang report ng ating isa pang student broadcaster. Hinggil naman ito sa DSSC graduation na kinasasabikan na ng marami. Ang tanong ngayon, face-to-face kaya? Atin pong alamin ang detalye sa nasabing balita mula sa ating student broadcaster, Aubrey Payan. Aubrey, magandang tanghali. Magandang araw. Magkakaroon ng face-to-face graduation ng Davao del Sur State College sa unang pagkakataon mula na sa miklab ng COVID-19 pandemic. Ito ay ayon kay Wally Carcedo, dating SSG President at ngayon na Deputy President ng Batch 2022. Ang face-to-face graduation ay gaganapin sa Davao del Sur Coliseum ngayong Hulyo at 30, 2022. Inaasahang aabot sa kabuuan bilang na 700 undergraduate at 78 master program ng mga DSSCians ang makakagraduate ngayong Hulyo at 30. Mas pinagbutihan pa ngayon ang mga mag-aaral na makapagtapos ng pag-aaral sapagkat ito'y mithiin ang karamihan na makatapak sa entablado, makahawak ng diploma at may pakita sa kanyang mahal sa buhay, lalo sa kanyang magulang na nagbunga ang kanilang sakripisyo at pagsisikap na makapagtapos ng kolehiyo. Ang graduation ay isa sa mga pangarap na maabot ng karamihan. Para sa Balitang DSSC, sa 103.9 Smart Agri Radio Station, ako si Aubrey May Payan, nag-uulat. Maraming salamat, Aubrey May Payan, sa nasabing balita. Samantala, audition ongoing po para sa mga mahilig sa teatro or teatro dahil naghahanap po ng mga miyembro ang Teatro Dabsurano ng DSSC, DSSC Coral at DSSC Musikero. Ating alamin ang detalye mula sa ating student broadcaster, Ibander Esil. Magandang tanghali. Tanghali. Nagbunyi ang Davao del Sur State. Ayun, balikan natin ang report ni Ibander Esil. Ayan, Ibander, pasok. Ang Davao del Sur State College Culture and Arts ay kasalukuyang naghahanap ng mga panibagong miyembro. Mahuhusay at talentarong estudyante para sa grupong Teatro Dabsurano ng Performing Arts, DSSC Coral at DSSC Musikero. Ayon kay Mr. Philip Sanyal, DSSC Culture and Arts Coordinator, ang paghahanap ng bagong miyembro para sa Teatro Dabsurano ng Performing Groups, DSSC Coral, DSSC Musikero ay mahalaga sapagkat binibigyan ng mga estudyante ng pagkakataon na ibahagi ang kanilang mga talento. Ayon pa sa kanya, ang ganitong aktibidad ay naglalayo na may handa ang bawat estudyante na maging aktibo sa pagbabahagi ng talento at upang maipresenta ang paralan sa iba't ibang patimpalak at maging matunog ang DSSC sa larangan ng musika at sayaw. Ang paghahanap ng mga panibagong miyembro sa nasabing grupo ay bukas tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula July 11 to 15, 2022. Bilang paghahanda sa larangan ng Teatro Dabsurano ng Performing Groups, ang kalahok ay kinakailangan marunong sumayo ng folk dance, cultural dance, hip-hop dance, street dance, contemporary dance at jazz dance. Samantala sa DSSC Musikero, ang partisipante ay kinakailangan maghanda ng instrumento upang ipamalas ang talento. Para naman sa DSSC Coral, kinakailangan maghanda ng isang acapella song at kailangan may background sa music. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa DSSC Culture and Art official Facebook page. Para sa balitang DSSC sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si Ibander Elisel, nagbabalita.
Maraming salamat, Ebander Eliser or Ebander Isil, sa iyong report. Puntahan po natin ang report naman ni Lady May Kalimo at short films na Jeremiah at 17, pasok sa Cine School Festival. Ang detalye, ating tanggapin o ating kunin mula kay Lady May Kalimo. Lady, magandang tanghali. Magandang tanghali. Nagbunyi ang Davao del Sur State College matapos nakasali ang dalawang entries na gawa ng mga estudyante nito sa Cine School Short Film Competition. Sa 7 entries ng Davao del Sur State College, 2 ang kwalipikadong nakasali sa naturang festival, ang short films na Jeremiah at 17. Ang Jeremiah na idinirect ni Ms. Jenny May A. Limama, third year BSED, at ibinida na Ms. Karen Obat, third year BSAB, at ang 17 na idinirect ni Ms. Adora Paula Bangay, at ibinida na Ms. Shena Grace Torres, second year BTL Ed, na mga mag-aaral. Nakatanggap ng Special Mention Award sa short film ang Jeremiah sa ginanap na Cine School at Films Festival Awarding Ceremony noong June 22, 2022 sa Gateway Mall, Cineplex, Quezon City. Ang Cine School Film Lab at Festival ay pinangungunahan ng Commission on Higher Education at Unified Student Financial System para sa Tertiary Education. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng IFDCP, ito ay nagpapakita ng mga pagkakaibang kwento at karanasan at nagbibigay buhay sa komunidad. Ito ay nagbibigay pansin sa kalagahan at pakinabang ng pag-aaral, nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan upang ipagpatuloy ang kanilang gusto na makapag-aral. Samantala, ipinagmalaki ni Dr. Quinilin G. Almeres, Scholarship Coordinator, ang paglahok ng mga estudyante at pagbibigay karangalan nito sa Davao del Sur State College para sa pagsali sa Cine School Competition. Para sa Balitang DSC ng 103.9 Smart Agri Radio, ito sa Lady May Kalimot, nag-uulat. Maraming salamat, Lady May Kalimot. Samantala, punta naman tayo sa ating Agri News o Agri Goshen News. Alam niyo bang nagbukas na po ang DSC Business and InnoTech Center? At din pong alamin ang detalye ng nasabing balita. Mula naman sa ating student broadcaster, Maylene Tanggapa. Magandang tanghali. Magandang tanghali, Maylene. Ayun, balikan natin mamaya si Maylene. Ayun, si report naman muna ni Risa Idloy, ating student broadcaster, ang ating ipapasok ngayon. Balikan lang natin si Maylene Tanggapa maya-maya ng konti. Trending apple farmer na estudyante ng DSSC, kinilala bilang most outstanding young farmer. Ayun, ating puntahan muna si Risa Idloy. Detalye mula kay Risa Idloy. Magandang tanghali, Risa. Magandang tanghali, sikat na sikat ngayon ang tinagureang apple farmer ng Davao del Sur na si Benzon Kennedy Seppi, isang 30 anyos na lalaki na nakadiskubre sa pagtatanim ng apple sa Barangay Kapatagan, Digo City. Si Seppi ay kasalukuyang nag-aaral sa Davao del Sur State College sa kursong Agriculture Major in Horticulture. Subalit marami na itong naabot mula na madiskubrehan niya na pwedeng tumubo ang apple sa Barangay Kapatagan. Nang pumunta siya ng Korea, nabasa niya ang tungkol sa mga magsasakang Koreano na nagtatanim ng mangga sa mga greenhouses. Naisip niya na posibleng makagawa ng katulad ng mga mansana sa Pilipinas. Pagbalik niya ay sinimula na niya ang pagsasaliksik sa pagtatanim ng halamang ito. Sa panayam kay Benzon, sinabi niya na mahalagang magtanim ng mas maraming buto ng mansanas dahil hindi lahat ng ito ay mabubuhay. Sa ngayon ay mayroong 300 na puno ng mansanas si Benzon at noong Hunyo 29 taong kasalukuyan ay nakatanggap ng award na Outstanding Young Farmer na inihanda ng Department of Agriculture and Corteva. Si Benzon rin ay isang vlogger na regular na nag-upload ng mga video sa Kapatagan Apple Orchard, Digo City, Benzon YouTube channel. Makikita mo siyang nagtratrabaho sa taniman at namimitas ng mga mansanas. Para sa balitan DSSC sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si Risa Idloy, nag-uulat. Maraming salamat, Risa Idloy. Alamin naman natin ngayon ang mga peligro ng sobrang pag-inom ng kape. At ano nga ba ang mga alternatibong kapeng healthy na pwede nating inumin? Mula naman sa report ni Wensley Lapos. So, Wensley, pasok. Magandang tanghali. Maraming Pinoy ang adik sa kape base sa mga naglalabasang report o pag-aaral. Ngunit alam niyo ba na ang sobrang pag-inom ng kape ay nakakasira sa ating kalusugan? Ilan sa mga benepisyo ng kape ay nakakaalis ng pagod at nakakaragdag ng enerhiya. Ito ay dahil sa stimulant na meron ang kape. Ito ay ang tinatawag na caffeine. Ang caffeine ay ang kadalasang sangkap sa halos lahat ng fat-burning supplement o kaya'y pinaniniwala ang sumusunog ng taba. Ayon naman sa pag-aaral ni Marjo Echeskelen ng 2010, ang pag-inom ng 3-5 tasa ng kape kada araw ay nakakatulong sa pagbaba ng panganib na dulot ng Alzheimer's disease or dementia. Mga maaaring maranasan sa
sobrang pag-inom ng kape. Maaari kang makaranas ng anxiety, palpitation at outburst, mabilis nervyosen, kabahan, irritable at magagalitin. Ito ay dahil ang kape ay isang central nervous system stimulant na nagdudulot ito ng paglabas ng adrenaline, dopamine at glutamate na nagdudulot ng fight or flight response sa ating katawan. Nakakasira din ito sa kalidad ng tulog ang pag-inom ng kape. Maaari nitong sirain ang iyong biological clock. Alam naman natin ang sobra ay nakakasama. Kaya para sa mga taong mahilig magkape, lalo na sa mga estudyante na todo bigay sa kanilang pag-aaral, ugaliin ang pagbibigay limitasyon sa pag-inom ng kape dahil ito ay maaaring magkadulot ng kasamaan sa ating kalusugan. Samantala, pakinggan po at panoorin ang agrigosyo na programa dito sa Davao del Sur State College 103.9 Smart Agri Radio dahil pag-uusapan po doon ang iba't ibang produktong pang-agrikultura na makakatulong sa diskarte at negosyo, kabilang ng iba't ibang uri ng healthy coffee. Para sa balitang DSCC sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si Wensley Jonas Lapos, nag-uulat. Maraming salamat, Wensley Lapos. Samantala, Balitang International na! Balitang International! Naghahanda na po! Naghahanda na po ang Vatican para sa pagbisita ni Pope Francis sa Ukraine. Ito po ang sinabi ni Vatican Secretary or ng Vatican Secretary for Relations with States, Monsignor Paul Richard Gallagher, na sa mga susunod na buwan ay tiyak na ang pagbisita ng Santo Papa sa Ukraine. Hindi pa nito binanggit ang eksaktong petsa ng pagbisita. Dagdag pa nito na nagbabalak din ng Santo Papa ng pagbisita sa Russia na siyang magiging makasaysayan. Magugunita ang malaking or makailang beses ng binatikos ni Pope Francis ang Russia dahil sa pag-atake nito sa Ukraine. Dagdag balitang international, dating Prime Minister Shinzo Abe inilibing na. Detalye mula sa ating student broadcaster Eleonor May Niones. Eleonor, magandang tanghali. Magandang tanghali. Nagpapatuloy po ang enrollment para sa first year. Ayun, balikan natin mamaya si Eleonor Niones. Hinggil naman sa ating international news, okay? Balikan po natin mamaya si Eleonor Niones sa kanyang report na dating Prime Minister Shinzo Abe ay inilibing na. Samantala, puntahan muna natin ang report. Nagbabalik si Wensley Lapos, isang Pinay kasali sa pinarangalan ni Queen Elizabeth. Ayun, Wensley, magandang tanghali muli. Magandang tanghali. Kinilala ni Queen Elizabeth II ang mga health leaders sa United Kingdom na lumaban sa COVID-19. Iginawad sa kanila ang George Cross, isa sa pinakamataas na non-military award na ibinigay ng British government. Kasali sa binigyan ng award si May Parsons, isang Pinay nurse sa siyang nagturok ng unang shot ng COVID-19 vaccine. Magugunitang ang Britanya ang unang bansa sa buong mundo ang nagturok ng aprobadong COVID-19 vaccine. Kasama si Parsons sa National Health Service Chief Executive Amanda Pritchard. Si Parsons ang kauna-unahang nurse nagturok ng COVID-19 vaccine noong ika-8 ng Disyembre taong 2020, nahudyat sa pag-uumpisa ng malawakang COVID-19 vaccine drive sa buong mundo. Kinilala si Parsons sa panakita ng kabayanihan at katapangan sa panahon ng matinding panganib dulot ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Parsons, malaking karangalan na mabilang sa mga taong makakatanggap ng award. Iginawad ni Queen Elizabeth II and Prince Charles sa Windsor Castle ang parangal noong nakaraang Martes, Hulyo 12, 2022. Para sa Balitang Internasyonal ng Balitang Halian, ito si Wensley Lapos, nag-uulat. Maraming salamat, Wensley Lapos. Dagdag Balitang International, nakatagdang magtungo po sa Iran si Russian President Vladimir Putin. Pupulungin ni Putin sa darating na Hulyo 19, sina Iranian President Ebrahim Raisi at Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Sinabi ng tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov na unang pupulungin niya si Erdogan. Isa sa tatalakay ng opisyal ng Iran ng Iran ay ang pagpapalawak ng samahan ng dalawang bansa. Magugunita ang inakusahan ng US ang Iran na magbibigay ito ng mga drones sa Russia para gamitin laban sa Ukraine. Malitang
Sa ating balitang sports, isang PBA player po ang inakusahan ng domestic abuse at ang PBA ay mag-iimbestiga umano. Hindi raw palalampasin ng PBA ang kahit anong uri ng domestic violence matapos akusahan ng dating UAAP courtside reporter Agatha Yuvero, ang kanyang dating kasintahan at Blackwater player Paul Desiderio ng pang-aabuso sa isang Twitter thread nitong Miyerkules. Iginit ng liga na hindi raw nila pahihintulutan ng anumang uri ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Inaakusahan ni Overo ang busing guard ng samutsaring mararahas na gawain tulad ng paghahampas sa mukha o ng mukha sa kotse, pagbabato sa kanya ng salamesa at pader, panununtok at pananakal habang siya ay buntis sa kanilang anak. Dagdag balitang sports, atin pong kilalanin ang mga DSSCians na wagi sa mga aktibidades sa 55th araw ng Davao del Sur mula sa report ng ating student broadcaster in Ohales. Pasok! Magandang tanghali! Ayun! Magandang tanghali! Sa pagliliwang ng ika-55th araw ng Davao del Sur na may tema na pagpadayon sa ligasiya alang sa mas malambuong probinsya, iba't ibang aktibidades na naglalayong mapasaya ang mga Davsuranon ang inihanda, kagaya na lamang ng football, swimming, arnes, taekwondo, badminton at marami pang iba. Kabilang sa mga lumahok ang ilang estudyante. Nagwagi si Ken A. Monasque, second year agriculture student ng Davao del Sur State College sa First Governor Cagas Bike Festival na nilahokan ng 34 na mga partisipante. Siya ang nakakuha ng ikatlong pwesto. Ang bike festival ay may ruta na Capitol Ground, Cugon, Digos, Kapatagan, Balutakay, Bansalan, Matanao hanggang Digo City. Samantala, nagwagi sina Ernie Anabeza, first year IT student at Jezebel Pilyazar, third year secondary education, major in science, kapwa DSS Chance sa badminton event. Nakamit nila ang silver na medalya sa tulong ng kanilang coach na si Miss Hazel Saison na isang part-time PE instructor sa DSSC. Para sa balitang DSSC ng 103.9 Smart Agri Radio, ito si Mary Rose Inuhales nag-uulat. Maraming salamat, Mary Rose and Ohales. Puntahan naman natin yung ating balitang kakaiba. Baby kalabaw, dalawa ang katawan, walo ang paa, iisa ang ulo. Trending ngayon sa social media. Atin pong alamin ang detalye mula sa report ng ating student broadcaster, Jetty Anthony Denoy. Jet, pasok. Magandang tanghali. Isang bagong silang na kalabaw na merong walong paa sa barangay Gunosan mula Zamboanga del Sur ang pinagkakaguluhan ngayon sa social media dahil sa kakaibang hitsura nito. Naguluhan na may-ari dahil sa akala niya, dalawa ang anak ng kanyang kalabaw nang inagapayan niya ito sa pagpapanganak. Nakita niya na dalawa ang buntot nito, pero sa paglabas mas lalo itong nagulat dahil meron itong dalawang katawan, pero isa lang ang ulo, may tatlong tenga at may walong paa. Ang kagalakan na may-ari ay napalitan ito ng kalungkutan sapagkat hinintay niya ito ng 10 buwan para magkaroon ng anak ang kanyang kalabaw. Subalit patay ito nang lumabas. Buti na lang at ligtas ang inang kalabaw. Para sa balitang kakaiba ng balitang halian sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si Jet Anthony Denoy, nag-uulat. Salamat sa iyong ulat, Jet Anthony Denoy. Samantala, dagdagan pa natin ang ating balitang kakaiba. Abay Mayor, nagpakasal sa isang buhaya. Detalye mula sa ating student broadcaster, Riza May Gonzalez. Riza, magandang tanghali. Magandang tanghali. Kakaiba ang pinili maging asawa ng isang alkalde dahil pinili nito magpakasal sa 7 taong gulang na buhaya sa bayan ng San Pedro Huamilula sa Mexico. Nilinaw ni Mayor Sosa na layunin ng kanyang pagpakasal sa buhaya ay para humingi ng kasaganahan mula sa kalikasan. Dagdag pa ng alkalde sa kanyang pagpakasal ay may kapalit ng hiling ng ulan, saktong pagkain at maraming isda makukuha sa ilog at dagat. Sa umpisa ng seremonya, pinasuot ang buhaya ng puting damit pangkasal sa pag-iisang dibdib nito kay Mayor Hugo Sosa. At sa kalagitnaan ng seremonya, ang bride o ang buhaya ay isinayaw. Tinapos ang seremonya na ito sa isang matamis na halik ng alkalde sa ulo ng buhaya. Para sa balitang kakaiba ng balitang halian, sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si Riza May Gonzalez, nag-uulat. Maraming salamat, Riza May Gonzalez. At ang ating balitang showbiz naman. Balitang showbiz.
Harleen or si Budol, sinorpresa ng bonggang bahay ng kanyang manager. So, sorpresahin po tayo sa detalye ng balitang ito. Ating balikan si Jerry Anthony Dinoy, Jet. Magandang tanghali! Hindi pa man nagaganap ang Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2022, parang nasungkit na rin ng kandidatang Sir Harleen Budol ang corona matapos itong makatanggap ng bonggang sorpresang bahay galing sa kanyang talent manager. Nito ang nagdaang Linggo, July 10, ipinakita ng Kapuso Comedians and Aspiring Beauty Queen ang pasorpresa sa kanya ng kanyang manager na si Wilbert Tolentino. Makikita sa Instagram post ng dalaga na pinasasalamatan niya si Wilbert sa napakalaking regalo para sa kanyang pamilya na matagal nang umaasa at nagdarasal na sana'y magkaroon na sila ng sariling bahay. Sa YouTube channel ni Harleen, nagpa-house tour si Wilbert sa bago niyang bahay. Aniya, binigyan niya ng house and lot ang komedyana para mas pursigido pa ito sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Para sa balitang showbiz ng Balitang Halian, sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si Jet Anthony Dinoy, nag-uulat. Maraming salamat, Jet Anthony Dinoy. At yan po ang kabuuan ng ating balitang halihan ngayong araw ng Huwebes, Hulyo 14, 2022. Sa pangalan or sa ngalan po ng ating kapartner, Kasar Laura Del Llanado, ako ang inyong nakabalitaan. Kasama ating mga student broadcasters, ako po si Cherry Baquero Corpin. Magandang tanghali. Walang pinipiling oras ang balita. Katotohanan ay isisiwalat sa tanghaling tama. Listo at sigurado balitang totoo. Ito ang Balitang Halian. Edukasyon og balita og musika. Progresibo ka alam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man kay kuyugan ka, ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahit